Nung bata pa ako, palagi akong humahabol sa nanay ko. Mawaglit lang ng konting sandali, mawala lang sa aking paningin, agad ko siyang hahanapin. Lahat naman siguro tayo ganun. Yun ay nung musmus pa lamang tayo. Pagkagaling sa eskwela, agad nang hahanapin si mama. Ma, anong ulam? Mami, anong pagkain? Hanggang nung college na ako, sa hirap ng buhay namin, napag-desisyon niya niyang umalis ng bansa. Simula nun, natuto na kaming umadapt ng mga kapatid ko sa sitwasyon namin. Naalala ko nun, wala pang internet. Kaya sa landline lang kami nagkakausap. One at a time, nakapila kami ng tatlong magkakapatid para makausap makamusta ang aming ina. Lumipas ang matagal na panahon. Nauso na yung video call. Noon pa lang namin siya nakita. Hindi man personal pero mahalagang mahalaga na para sa amin. Nakakatuwa kasi in real time nakikita mo siya at nakakausap. Bukod sa mga pinapadala niyang mga litrato, nakikita na rin namin kung ano yung mga pinagkagawa niya doon, kung ano yung lifestyle na nangyayari sa kanya. Mahigit na 20 taon na gano'n ang eksena namin. Mahirap yun kung tutuusin. Ngunit ang kapalit naman ng lahat ng yun ay ang pag-ahon sa dating eksena ng buhay namin. Sakripisyo na ginawa ng aming ina para maitaguyod ang pamilya namin. Yan ang ating ina. Ang swerte natin kung kapiling pa rin natin sila. Kaya habang nandyan sila, pahalagahan natin yung presensya nila, mga sakripisyo at pagpapagal. Hindi man sapat yun, pero ang mahalaga ay ipakita natin sa kanila at may paramdam na mahal natin sila.